Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans chapter 15, verse 1. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. The problem of selfishness, ano po? Kadalasan po, pag tinatanong, ano ba yung kabaligtaran ng salitang pag-ibig, agad-agad ang nasasabi natin ay yung salitang hate. Po. Pero actually, ang opposite po ng pag-ibig ay yung tinatawag na selfishness. Yan ang kabaligtaran po ng salitang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig po ay mapagbigay, ano po, inuunang kapakanan ng ibang tao. Sabi rito, yung inuuna hindi yung pansariling kasiyahan lamang, ano po, kundi iniisip natin yung kapakanan ng ating kapwa. Kasi ang number one na problema po ng tao ngayon ay yung tinatawag pong selfishness. At dito po sa verse na binasa po natin, mapapansin nyo, no? May dalawa pong uri ng tao, yung malakas at yung mahina. Pansinin nyo po, yung malakas, siya yung bumubuhat doon sa mahina. Ano po? Siya yung humihila pataas. Ano po? Siya po yung nagdadala ng pasanin ng mga mahihina. Kaya pwede natin piliin sa buhay na ito kung tayo yung maging malakas o yung tinatawag na mahina sa Biblia. Kaya lamang po, kailangan natin ang tulong ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Para tayo po yung maging malakas sa pananampalataya. Ngayon, ano po ba ang nais ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa ating mga believers? Ano po, sabi sa Philippians chapter 2, verses 4 and 5, each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. At dito po dapat tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Ano po, kasi by nature po, ang tao po talaga ay makasarili. Ano po, yung tao na hindi nabuborn again, taglay-taglay niya yung kalikasan niyang makasalanan, selfish po yan. Ano po, at ang sinasabi ng James chapter 5, verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So, alam na natin ngayon kung bakit magulo ang mundo, magulo ang buhay ng isang pamilya o ng isang society kasi nag-i-exist po yung pagiging makasarili. At wala pong pinipiling tao yan simula sa malaki, sa maliit, sa may pinag-aralan, sa wala. O sabihin na natin kahit anong kulay ng balat ng tao, natural po sa kanila ang maging makasarili. Kaya dito makikita po natin, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, sa huling araw, there will be terrible times. Bakit po? Kasi people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful. Yan ang magiging ugali ng tao sa huling araw. Magmamanifest po yan. At hanggat hindi nababago po ang pag-uugali ng tao, no, ang tao po'y likas na makasarili. Ngayon, ang nakakatuwa po, malaki pong nagagawa ng born-again experience kasi yung pagiging bagong nilalang ng isang tao kay Kristo Jesus, ang Diyos, nagki-create siya ng person of love, no? Siguro sasabihin ng iba, bakit kailangan pang gumawa ng bagong tao, Panginoon? Oo, totoo po yun. Kasi yung lumang pagkatao po natin, makasarili po yan, no? Inuuna niya lagi yung kanyang sariling kasiyahan. Pero kung ang isang tao po yung maboborn again, sabi sa 1 John chapter 4, verse 7, everyone who loves has been born of God and knows God. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig, yan ang sinasabi ng 1 John 4, 8. Ano po? At tayong mga naborn again, no? Ang Diyos ang ating ama, tayo yung kanyang anak, magmamanifest sa atin yung kanyang pag-ibig. Kaya we are capable of loving people. Yan yung tatandaan nyo po, no? At hindi labang natin kayang mahalin yung nagmamahal sa atin, kaya natin mahalin maging ang ating kaaway, no? Makikita po natin sa Biblia sa Matthew chapter 5 verse 44. At ang manifestation niyan, kaya nating tiisin, ano po, kung ano yung ginagawang masama sa atin. Sa verse 39, sabi nga hindi tayo marunong gumanti. Ano po? At ang sabi sa verse 41, kaya natin magpasa ng extra mile. Sabi sa verse 40, kaya nating ibigay, maging yung suot nating damit at balabal dun sa mga humihingi
sa atin. Siguro isipin natin, napakahirap niyan, Pastor. Kasi para sa akin, hindi yan magagawa ng ordinaryong tao. Oo nga, kapatid, totoo po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, paalala niya sa verse 48, "Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect." Kasi tinutukoy ng Panginoon dito, perfectong tao. Yung tao pong may taglay-taglay na pag-ibig. Tutularan daw natin yung ating Ama na nasa langit. Ang sabi ng verse 45 sa Tagalog po, ano, sa Matthew chapter 5, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Amang nasa langit. So yung pala tayo, no? Tutularan natin yung ating Ama na nasa langit. At higit sa lahat, sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5, verses 1 and 2, "Be imitators of God and live a life of love." Pinatutularan po sa atin ng Biblia kung ano po yung katangian ng ating Ama na nasa langit, na siya ay isang Diyos ng pag-ibig. So lagi lamang natin tatandaan na we are capable of loving once we become born again, no? Tayong na-born again anak ng Diyos, kailangan po eh mamuhay na tayo ng may pag-ibig kasi kaya na nating magmahal, no? Sabi sa Romans chapter 5 verse 5, ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. At ang pag-ibig ni Kristo dapat po ay lumaganap pa, no? Ibig sabihin, ipakita natin sa ating buhay na taglay-taglay natin yung pag-ibig ni Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 17, ano po, kailangan po rooted and established in love tayo. Ang ipapalaganap natin pag-ibig, yung pag-ibig ni Kristo, hindi yung self-centered na pag-ibig, no? Yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia, nagmamahal ka pero meron kang pinipiling minamahal, ano, yung nagmamahal ka lang doon sa mga kaibig-ibig, no po. Ang ipapalaganap natin yung pag-ibig ng Panginoong Yesus na nagmamahal maging doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. At yung pag-ibig niya na nagki-create, no, nagbubuo, nagpapagaling, no po, nagbibigay ng pag-asa, nagliligtas ng tao. Yun yung ipapalaganap nating pag-ibig. Kaya mapapansin niyo sa ministry ng Panginoong Yesus, siya po ay punong-puno ng pag-ibig. Kasi pag-ibig po nagbibuild yan eh. Nagki-create po yan. Ano po? Kaya papansin ninyo sa buhay ninyo, pagka kayo'y person of love, marami kayong magagawa, magiging fruitful kayo, makakapag-create kayo. You will build many things in this life, even mga relationship, mahihil sa pamamagitan ng inyong buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.